asawa niya. Nadalaw pa siya bago ibig yung asawa niya. Salamat sa Panginoon kasi vocal po ako sa kanya. Nasasabi ko po lahat yung gusto kong sabihin. At sinabi ko sa kanya nung Martes na yun bago ibig ang asawa niya na wala, bagaman hindi ko siya nadadalaw ng madalas, pero siya nasa puso ko at mahal na mahal ko siya. At ang itinugol lang niya sa akin na salamat sa pagmamahal mo. Ang sinabi niya pa rin sa akin na gustong-gusto niya rin daw akong puntahan sa bahay. Pero kasi nga medyo may malapit lang naman kami. Pero hindi niya rin nagawa ito kasi nga sa pagsasalita pa lang daw hinihingal na siya. Pero alam ko, bagaman nakakalungkot ngayon, totoo po yun, ako nga rin nalulungkot at napapaiyak din. Pero maligaya ako dahil alam ko si Pastor Robert ay kapiling ng ating Panginoon Diyos. Amen. Kaya salamat po Pastor Robert. Forever na po sa puso ko. Yun na po. God bless po. Para sa mga huling salita ko, tawagin ko lang si Pastor Robert. Para sa mga nice na i-share sa bawat sa sasama. Sorry, yung kanyang quintas na gold, ibinenta niya.
church sa building natin. So nakita niya rin yun sa lingkod ng Diyos. Kaya tama yung sabi kanina ni Pastor Bundy. Mahal na mahal niya talaga si Pastor Vicky. Sa totoo lang, mas mahal na rin si Pastor Vicky kaysa sa akin. Kasi alam mo, pag hindi kami nagkakaunawa ni Pastor Vicky, hindi naman ako nawawala yan no? Sa ministry, madalas. Ganyan. Minsan ako nag-oppose pa nga kay Pastor Vicky sa maraming bagay. Pero si Pastor Bundy, never. Sakto na
ligtas pa siya kasi nga, hindi po kahit na lingkod ng Diyos, matapang na babae ng Panginoon, sabi niya, inamin niya sa akin na ito, na talaga raw akala raw niya katapusan niya. Pero ganun po yung mga sinuong niya, buhay niya talaga, para po sumpa po nga sa Book of Acts, na talagang bagyo, barko, dagat, tatawilin niya, mga mabulang, mga aswang, hinarap po lahat na atabit yan. Praise God. Pero lahat po yun ay ang pagtagumpayan niya. Amen. Pero yun na nga, daya talaga, kasama namin, mag-rapture kami, rapture, kasama tayo sa rapture, pero ang daya niya, naunan niya siya doon. Sabi ko nga sa niya, ang daya mo talaga atabit, sabi ko. Mahal na mahal ko talaga si Kuya Rene, si Kuya Boy. Kasi isang linggo lang, hindi ka na nakatiis, yung hindi ko na si Kuya Boy. Ngayon, huwag kasama na sila doon. Amen. Pero tayo, sige pa rin ang laban natin. Amen. Purihin po ang Panginoon. Alam po lahat tayo dito sa isang bahagi ng buhay natin. May paghihipong ginawa si Ate Betty. Amen po ba? Pero sa akin, siguro mga 90% ng buhay ko bilang isang Kristiyano, hindi po talaga niya atapit. Hindi po matatapos ang gabi ito mula noong 1988 na magkasama kami hanggang ngayon. Sobrang dami ng kwento, hindi ko kwento ko sa inyo na. Pero isa lang masasabi ko, nung sinasabi ko na Sor Banji na nasa kotse siya, libig ni Kuya Boy. Nagyakapan ko kami mo kasi hindi kasha yung kung patawan ko dun sa salamin ng kotse. Hindi na niya may baba kasi mga bumahina na siya. Nung nandun po kami sa, ay nung nandun kami, gabi ng mga, ay paro yata yung pumunta kami dun sa may ilim. Nakahinga po siya. Sabi na Ate Baby, kasi tulog na kasi katutulog kami lalag na. Sabi ni Ate Baby, isingin ko ba? Kasi, ay, huwag natin, huwag na. Sabi ko, pagpahingay mo na, President ka, na nakatulong. Eh, kung nababasa ko, biglang nag-iising. Tinawag ko ni Ate Baby, at sinabi na, ano, kasi na nga siya, Ate Baby, pagpasok ko na, di excited ako, medyo matagabi ko kami, hindi kasi nakapagkita personal. Pag tinatawagan ko rin siya sa tag-usap ko sa telepono, medyo mahina na rin yung paligid niya. Nung pumasok ko ako, sabi niya sa akin, hindi niya ako makilala, hindi niya ako nakilala. Kung sinabi lang ni Ate Baby, si Ate Kim yan, si Ate Kim. Pag sabi ni Ate Kim, bigla na po ako niyakap. Nag-iyakan kami, nag-amulan kami. Talagang nirelease po niya. Tapos nung huli po kami nakita doon sa may kotse, sabi ko lang sa kanya, I love you, Ate Beth, I love you talaga, I love you, I love you, I love you po. Pinulit ko po yung sinabi sa kanya. Po, ilang araw lang kinuha na siya ni Lord. Sabi nga ni Ante Elvin, nung daw nung sinabi sa akin na wala na nga sa Ante Lord, ilang araw po nung na medyo na depressed, tapos biglang iiyak, biglang makakulog. Pero may isang gabi na nandito ako, nagkabay yung mga kami ni Ante Elvin. Sabi niya, nung daw nilipinig, pagkatapos ng living or pagkatapos ng living ni Kuya Rene, bigla mo si Ate Beth, kasi hindi na siya makapag-pray ng malakas eh, dahil mahina ng mga katawan niya. Bigla rin siya nag-pray ng malakas, nag-speaking tongues. Eh, hindi na rin yung nagagawa ni Monte, kung buhay pa si Kuya Boy at sinasaway siya, dahil ayaw ni Kuya Boy kung maingay mo sa bahay ng mga, hindi siya nag-pray. Pero kahit daw rin, parang may supernatural strength na bumalot sa kanya na napuno yung buong bahay dyan sa Yerna, nag-speaking tongues siya, nag-pray. Nagpe-pray daw siya, nagpe-pray. Tapos daw, nagluluto siya Ate Elvin at si Kuya Elvin daw, nandun na sa bahay. Tapos pagkatapos daw mo, nag-prophesy siya, nag-interpret niya yung tongues niya. Sabi raw niya, huwag kayong mabahala or do not worry, for I am a God who is in control of everything. Every one of you, you will be rewarded. Sabi rin ni Ate Beth. Tapos, pumasok parang si Nago at saka si Nel. Ano nangyayari kay mama nila? Kasi nga, akala nila kung anong nangyayari.
For me, to live is Christ and to die is gain.
whether in the body or whether in death or in life, sabi ni Apostle Paul, I want Christ to be exalted in my body. Ang sabi ko yun ni Apostle Pablo, sa buhay na ito, sa kamatayan man o sa mabuhay, sabi niya, gusto kong kaaliwanahati ang Panginoon sa Kristo sa aking buhay. At ang sabi niya, ang mabuhay para kay Kristo ay ang mabuhay ay para kay Kristo, pero ang mamatay ay pakinabang. Ito po ang Philippians 1:20 hanggang 21. Ang sabi nila, for me believes Christ and to die in his way. Ang mabuhay ay para kay Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Bakit ba papakinabangan ang mamatay para kay Kristo? Bakit pakinabang? Yun yung sinasabi ni Apostle Martin. Kasi natin ba ay napakaraming reward sa kalamitan. And I believe with all of my heart, mas marami siyang reward kaysa sa akin. Ang totoo lang kung bakit mahal na mahal niya ating Lord Jesus Christ. Kasi sa kanya naman talaga nagmula ating Lord Jesus Christ. Kung nung nagkasakit na siya, talagang bali ako talaga ang aminin ko sa inyo. Bali-bali. Sapagkat hindi ko na alam kung paano na matatakbuhin ang aminin ng Lord Jesus Christ. Mabuti na lang, nagpapasalamat ako sa Mrs. Paul na riyan, si Karakil, sila Helmi, sila Dami, sila Karami, sila Pastora Roa, sila Pastora Baji, sila Ate Burs, na Negor, ha? Mga kapatid natin sa kasunduan, sila Ate Lisa, sila Ate Virgie, sila Bilen, ang mga Gansley Killers. At sabi ko nga, nung nagkasakit si Ate Beth, baling-bali ako talaga. Hindi ko na alam kung paano papapatakbo rin ang aking Lord Jesus Christ. Kasi hindi naman talaga ako nagpapatakbo ng aking Lord Jesus Christ. Ako lang yung nasa ko na, pero siya talaga yung nagpapatakbo. Sa kanya nagwala ang aking Lord Jesus Christ. Kaya baling-bali ako talaga nung siya nagkasakit. Hindi ko alam kung ano nang gagawin ko. Pero nagpapasalamat ako sa mga kapatid sa aking Lord Jesus Christ. Na natili sila sa kalino at hindi umalis. Panampakan natin ang Panginoon sa Panginoon. At ang kapatid na yung Patrick, lalala si Pastor Roa, at saka si Pastor Roa. Pinagpatuloy nila, mahalin, pinakamagandang lalaki sa malalang lupa. At pinagpatuloy nila, mahalin, ang Ginoo Jesus Christ. Hindi sinisigaw kong patatawain na lang kayo sapagkat sabi ko nga, simula nang namatay si Ate Beth, hindi ako talagang pumunta rin. Talagang hindi ako dumating. Hindi ako sumigil talaga. Baka nagtampo na kayo sa akin. Baka makailan. Pero talagang sabi ko nga, hindi ko kasi kaya. Parang hirap. Si Ate Beth ang isang taong hindi ko matubo pero binayang pagkasunod. At maaaring masabi ko na, walang taong nagmahal sa akin at gano'n na lamang hindi talaga si Ate. Natotoo na. Talagang nga, hindi ko maintindihan kung bakit niya ako kumakain na ito. Sobra. Siguro. Yun na. So gusto kong itihin sa oras na ito, meron kong great reward si Ate. Kaya yung sabi niya, for me to live is Christ and to die is gain, Philippians 1:21. Ang mabuhay para kay Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Bakit pakinabang? Number one, ano ang reward ni Ate Beth sa langit? Napakarami. Hindi ko na po maisa-isa kayo. Pangalawa, ang napakaraming buhay na hindi po ni Ate Beth. Si Sister Joy Tuliao, natapin niyo daw mamaya ang Tuliao. Rhea Lubin, pinagutin ka na, di ba? Ano mo, kung magsasalitain mo yan, bakit hindi na magsalita yan? Kung niya ka naman. Kasi isa rin yan sa inipong ni Ate Ben. Ano ang reward ni Ate Ben sa nakin? Number one, yung buhay na wala ang lang. Number two, yung napakarami niyang reward sa langit. And number three, ang napakarami niyang buhay na hindi. Isa ako sa inipo niya.
na totoo lang, isa tayo sa hinipo niya. Na totoo lang, hindi lang ako ang mahal niya, hindi lang ang kita Diyos na Diyos ang mahal niya. Na totoo lang, ang mga anak niya, sobrang niya mahal. Ang kanyang asawa, sobrang niya mahal. Ang kanyang mga kapatid, sobrang niya mahal. Ang kanyang mga kapitbahay, sobrang niya mahal. Kaya kung si Ate Rick ay hindi lamang Mama Bibel, hindi lamang Pastor Rabin, siya rin ay inaanyan natin. Ate natin sa totoo lang. Kaya kung si Ate Rick ay yung isang tao talaga, hindi mo nakakita sa buko, hindi mo nakakita sa wakas. Ganun talaga ang buhay ni Ate. Kaya, sinigang po, papunta rin ang lahat, punta rin ang lahat, pato, hanggang sa ibang bansa. Para makarating kahit sa huling sandali na makikisama natin kay Ate Rio. Upang tayo makapag-pay respect at makapag-tribute sa kanya. Kaya una, ano ang reward niya Ate Rio? Buhay mo lang ang gaya sa alamita. And secondly, napakarami ng rewards. And thirdly, napakarami ng buhay na hindi po. Alam po tayo lahat yun, si Pastor Edwin, si Ruth, si Lamagay, mga mga salita yung panasin niya, si Sir Roda, parami po kanya ang hindi po niya. At totoo lang bang talagang napakarami po yung talagang hindi po niya. Kaya palakpakan natin ang Lord sa buhay niya. Ang sabi nga sa Awit 116 verse 15, precious in the sight of the Lord is the death of His saints. Sa paningin ng Diyos, ang kamatayan ng kanyang mga hinita ay napakalaga. Ano mo nung namatay si Ate Ben Tarzante, sinigap pong kalmahin ang sarili. Nung pagpunta na kami ng church, sabi ni Pastor Ragil, Pama! Akin! Si Ate Ben! Ay! Patay na lang! Pagbulgo niya. Eh wala na lang akong magawa, kundi kagawin niya lang siya. At sinisigaw mo na ng bitago yung luma sa aking pagkakita. Pero gusto ko sabihin sa lahat, hindi yung haba ng buhay mo sa mundong ibabaw nito that matters, kung hindi naging pagpapala ka ba sa pamilya mo? Naging pagpapala ka ba sa mga kapitbahay mo? Naging pagpapala ka ba sa mga kapatiran? At naging pagpapala ka ba sa Diyos? Yun po ang tanong. Si Robert McChain died at the age of 29. Napakabata. Ako si Kuya Kaimuno na. Si Robert McChain died at the age of 29. Anong pinamatay niya? Wala. Parinod siya lang rin. Lagi siyang nananalangin. At sa tindi ng kanyang pananalangin, yung kanyang puso kumain. At namatay siya at the age of 29. But until now, ang kanyang buhay ay nag-eco pa rin. Nag-iwan siya ng legacy, nag-iwan siya ng magandang alaala. Kaya gusto kong sabihin sa bawat isa, hindi yung haba ng buhay natin sa mundo ibabaw na ito. Kung hindi yung nilagi mo sa mundo ibabaw na ito, anong klase yun? Naging blessing ka ba sa mga kapitbahay mo? Si Ate Ben, blessing yun. Naging blessing ka ba sa mga pamilya mo? Si Ate Ben, blessing yun. Sa totoo yun. Naging blessing ka ba sa mga pakiran? Oo, si Ate Ben, blessing yun. Naging blessing ka ba sa Diyos? Kaya sabi ni Apostle Paul, for me to live is Christ, and to die is gain. Mabuhay man na mamatay, I want Christ to be exalted in my body. Kaya hindi pinag-uusapan kung mahaba ang buhay mo o maiksin sa mundo ng ibang mga ito. Sa totoo lang, nung panahon ni Eva at Adan, nabubuhay ang tao ng 900 years old. Pero si Enoch ay nabuhay lang ng 300. It means one-third lang, no? Ng buhay nila that time. Ano ang dahilan? Kasi Enoch walked faithfully with God. Nabuhay siya na may katapatan sa harapan ng ating Panginoon. Ako, tayo lahat. Kung tayo lang ang masusunod, gusto pa natin si Ate Bec sa ating dami, sa ating pili. Sa totoo lang.
Pero sabi nga ng Philippians 1:23, dalawang bagay ang nahihirapan ng pagpilian. Sabi ni Apostle Paul, in the book of Philippians 1:23, ang makasama ninyo, maganda yan. Ngunit ang mas makasama ang Diyos, mas maganda at mas malina. So sa panahon ito, alunin natin ang ating mga sarili. Truly, masakit sa atin ang pagkawala ni Ate Ben. Ulitin ko, nang namatay si Ate Ben, hindi ako dumating rito. Hindi isang beses hindi ako sumili. Kasi sabi ko mga kibali ni Ate, mukhang hindi ko kaya ang Ate Ben. Ako matibay ako eh. Kinanda ako ng bagong isa sa matibay. Sanay ako sa funeral service. Kaya lang ipakabit si Ate Ben. Nasabi ko po ito siya. Kaya ipagunin ito, ito na ako po. Para makapagbigay at review ko sa kanya. At sabihin sa ating lahat, huwag tayo malungkot kasi nasa langit si Ate Ben. Pangalawa, meron siyang reward sa kanila. Pangalawa, napakarami niyang buhay na hindi mo. Napakarami niyang alaan ang ibinigay sa atin. Napakarami niyang parang pangangaral na ibinigay sa atin. Tama si Pastor Babae. Lakaran natin yan. Isang buhay natin yan. Kasi ang tunay na pagmamahal sa isang tao, hindi lamang yung pakikinig sa kanyang sinasabi, kung hindi yung pagsunod sa kanyang sinasabi. At pagsunod sa kanyang mga